pada baraton pasti kawapagay ka ng isang katalon. Para hindi siya traffic, pagkakalan. Ay umaga ay halos wala tayong bisita. No? At talagang nangalagit tonight. No? Gusto mo natin, pero hindi mo ba tayo hindi pwede bisita. Wala tayong wala ng lugar. No? At natutuwa naman ako, kaya talagang yung mga builder ko natin ay na yung mga regalo niyo nung kasal niyo nung 1972, parado niyo lang tunay. Pag ako mga regalo ng buma, wala sa bago ni Matthew. Yung washing machine pa, meron pang widescreen na 54 inches sa loob. Meron pang rice cooker. Pero siguro ako sinabi ko, sige, TV na lang. Baka kotse naman tamatay. At salamat at yung missionary po sa PILA ay nakakapiling lagi natin. At kaninang umaga, nasin ko si Father Paolo, sabi ko yung ating pastor sa Amines, tatanong ko kaya kung uuwi sa Christmas fellowship. Nandiyan mo ba ko ang tanong? Nandiyan ang pala. Ay, Father Paolo, totoo ako makasalakit ang mga umaga. Medyo talagang nag-slim siya, naman nakakapamay talaga magpastor. Ano ba? Mabait pa lang ang gamiyembro niya. Kaya si Rochelle ay masayang masaya. Ewan mo lang kay SP. Ano si SP? Ano ba si SP? Wala. Wala ka. Okay. At sumamiya kami pa po yung ating Christmas fellowship. At yung salungan po naman ay sa 21. Kaya hirap tayo mag-invite tonight ng mga first visitor, pero inaasa natin yung mga regular natin mga kapatid naman mula Buboy at ano ba? San Jose? Ubo ay nyari hindi po tonight. Siguro yung mga bisita niyong ibig mong maimbitahan ay salumba na lang para po sa kanilang evangelistic campaign. Tama ba? Next first day na? Sa 21. Ito na lang po ha? At makasalim po ako na yung ating mga yung ibang mga singer ay magbibigay ng awitin din po naman sa lupan sa 21. Ha? Eh, maganda po kayo. Okay, lang po sa inyo yung bagos. Book of Isaiah chapter 9. The Book of Isaiah chapter 9. In Isaiah chapter 9. Nandiyan na ay ating pagkasayin po verse number 6. Na ito pong chapter 9 verse number 6. Ito po'y reference patungkol po sa first coming, ha? Yung unang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo bilang sanggol. At dito makikita niyo rin yung kanyang second coming. No? Una ay pinanggit niya rito na Bible number 6, for unto us a child is born, unto us a son is given. Ano yun? A child is born ay tumutukoy sa kanyang humanity. Yung kanyang katawang tao, yung kanyang unang pagparito bilang sanggol. And then, a son is given, tumutukoy naman sa kanyang deity. Kaya yung sanggol na pinanganak sa sabal ay tao at Diyos. Alisin niyo, sir? Amen? Amen? At siya ibinigay ng Diyos bilang regalo sa atin. Oo? Para sa ating paligtasan. Okay? Now, ituloy natin, ano po? And the government, pagkalabas, shall be upon his shoulder. And his name shall be called what? Wonderful. Ano sa sumunod? Counselor. Ano sa sumunod? The Mighty God. Ano sa sumunod? The Everlasting Father. Ano sa sumunod? The Prince of Peace. Ha? Alright. Kaya bago pa siya panganak, 700 years bago siya panganak, ipinakita ng Diyos kay Prophet Isaiah yung kanyang pagdating.
natin yung dalawang bahagi ng kanyang pagparito. Nakikinig sa akin? Yung una, darating siya bilang sanggol. You follow me? Then, darating siya muli bilang what? King of Kings and Lord of Lords. Ito ang kanyang nakita. Huh? Ito ang kanyang nakita. No? Now, sa kasaysayan ng mundo, listen carefully, no, ay maraming tao, mga ginalang tao, ang talagang nag-seek, naghangad na mag-rule sa buong mundo. Sapot, si Nebuchadnezzar. Sino ba? Alexander the Great. Sino pa? Napoleon Bonaparte. Sino pa? Si Hitler. Now, sila lahat ay history na lang. Halos ay malimutan na ng tao. Pero meron dalating na nag-iisa na talagang siya yung rightful king. Talagang siya yung King of Kings and Lord of Lords. At yung kanyang qualification, katangian, at yung kanyang itsura, yun din ang nakita ni Isaiah. Nagkakunin po ba ako? Yun ang nakita ni Isaiah. No, okay. Anong qualification at anong katulad ng rightful king na darating na yun? Diba lang yun? Ha? Anong kanyang katulad? Anong kanyang qualification? Alright? Okay, see. Now, dito po sa chapter 10, number 6, ay na-reveal yung ilang bahagi ng kanyang katangian. Nakuyo po ako? At yung nga po, binanggit yung anong kanyang pangalan? Wonderful, sunod, Counselor, sunod, The Mighty God, sebelum ulit, The Everlasting Father, and then, The Prince of Peace. Alright, yun ang nakita ni Isaiah. At ngayong umaga, ay nakasunan ang ating pag-usapan. Okay, alright, okay. At kinuha ko yung mga doon sa tulungan mo sa paghahatid ng mensahe mo pong ito para po sa iyong church, sa iyong mga tao. Ako po'y narito upang maging kasangkapan mo lamang, magamit mo lamang, Panginoon, upang magturo ka, magpalakas ka, magpatibay ka, magpasigla ka ng pananamantaya ng mga Kristo. And we may be, Lord, kaya kinihiling sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Na walang katulad ng ating Panginoon, ha? Na 100 years pa bago ipanganak ay nakita na ng mga propeta. Wala siya katulad. Ha? Can you imagine ang ipinakita ng Diyos sa dalawang bahagi? Yung first coming at yung second coming niya. Ano niyo pa ba? Yung first coming, okay, the Bible says, okay, unto us a child is born. Di ba? Nakaniwa? At pinakita na nature na yung ispat, yun yung only begotten son. Okay. Hindi siya tao lang, kundi he is God. Alright? Then, nakita ni Isaiah, no? Yung kanyang qualification. Ano pa? Yung kanyang nature. Alright? At yung kanyang qualification, yung kanyang nature, ay inakit niya sa pamagitan ng pangalan niya. Title niya nung darating na yun. Alright? Okay, so, ano yung number one? Number one, yes, his name shall be called what? Number one, wonderful. Okay, wonderful. Imagine, yung sanggol doon sa sabsaban ay yung titulo na wonderful. Yes, Christian, Jesus is wonderful. Jesus is what? He is wonderful. Alright? Yes, yes, yes. Now, wonderful means amazing, di ba? Amazing, incredible, great. Alright? But wonderful also means what? Full of wonder. Okay? Pagkakasa? Wonderful means also what? Alright. Full of wonder. Kamanghamangha. Yes, she, kamanghamangha. Alright? Kamanghamangha. Una-una. In his birth, kamanghamangha yung kanyang kapanganakan.
ng isang birhe. Wala siyang binhi ni Adan. Kaya si Kristo walang kasalanan, ni hindi nakakilala ng anumang kasalanan. Kung siya nagkasala, yung kanyang lahat ng kaaway, wala nang ginawa. Kundi halapan siya ng maipipintas at ng pagkakamal. Pero minsan sinabi ko, sino sa inyo ang makasubat sa akin ng anumang kasalanan? Walang nasabi ng sino man. Yes. Jesus is wonderful in His verb. Also in His life. Maging sa kanyang buhay. Maging sa kanyang buhay. Ano ha? Kanyang hinahawakan yung may ketong, nakikipag-usap siya sa mga makasalanan. Bakit? Sapagkat siya na parito, hindi para tawagin yung matuloy kundi ang makasalanan upang sila'y magsipersisi. Wonderful in His birth, in His life, and in His death. Christ died for us. Siya'y namatay na para sa atin. Ha? Siya'y namatay bilang pambayad ng ating mga kasalanan. Yung hindi nagkasala, alright, ni hindi nakakilala ng anumang kasalanan, ang siya'y namatay na para sa atin. Wonderful. Wonderful in His death. And wonderful in His resurrection. Don't forget that. Wonderful in His resurrection. Nung ikatlong araw, siya'y muling nabuhay mula sa mga patay. Walang katulad ng ating Panginoon. Walang dumating at daray na katulad niya. Wala. He is wonderful. He is wonderful in His resurrection. And ano, He is wonderful in His present ministry. Akala niyo ba natapos na yung kanyang ministry? Antin na, nananalangin siya para sa iyo at para sa akin. Antin na, namamaginan siya para sa iyo at para sa akin. Yes, He is wonderful. Amen? He is wonderful. Kamanga-manga. Ito ang nakita ni Propeta Isaiah. Jesus is wonderful. Okay? He is also wonderful. No? He is also wonderful to save us. Don't forget that. He is wonderfully save us. Alright? Okay. Kaya nga tayong tumanggap sa kanya, no? Okay? Isang talagang kamangha-mangha, no? Na meron tayong langit na papakawalan. Bakit? Because Jesus is what? He is what? He is wonderful. He wonderfully saved our souls. Amen? Are you saved? Are you sure if you die today, you will go to heaven? Kung wala ka pang katiyakan ng kalangitan, huwag mo kalimutan, walang katulad si Jesus Christ ang ating Panginoon. Wala sa katulad. Huwag kang umasa sa religion, huwag kang umasa sa bautismo, huwag mong tingnan yung mga nagawa mong kabutihan, huwag mong tingnan yan. Walang matuwid, wala kang isa. Alright? Ang tingnan mo ay si Jesus Christ ang namatay pero muling nabuhay. He is wonderful. He wonderfully forgave all our sins. Walang makakagawa noon. Amen? Walang makakagawa noon. In Romans 10:17, sabi ng Biblia, and their sins and iniquities will I remember no more. Kaya lahat ng nanamalagay, wala nang hapon. Sabag, lahat ng ating sala, past, present, and future, pinatawag, nilimot ng lahat ng ating Panginoon. Amen? He is wonderful. He is wonderful. Okay? Siya makakagawa nun. Isang question. May mga bagay pa sa mundo itong hindi alam ng Diyos? Of course, wala. Because God is what? He is omniscient. Amen? Amen? Yung magaganap 1,000 years, alam na niya. You follow me, Christian? Amen? God is omniscient. He is all-knowing. But how come na yung ating kasalanan, nilimot niya? Nandiyan niyo, ano niyo ba ako? Paano nangyari na yung all-knowing God? Ha? Paano nangyari na limot ang ating kasalanan?
Atheism mo ba yan? Ay, paano yun? Paano nangyari yun? Ayun, umaga, ikinulekta ko yung, ikinulekta ko dun sa, patungkol sa kanilang paborito, walang nakakaalam. Okay? Maging ang mga ngayon man, maging ang anak, ang ama lamang. Paano nangyari na yung darating, hindi alam sa darating? Kinunect ako. Okay. Naisip ko na lang. Okay. Bilang yung kanyang dalawang nature, God and man. Bilang man, hindi niya alam. Pero bilang God, alam niya. Kasi siya yung darating eh. Are you listening? And not only that, binigyan niya lahat ng mga ganap bago siya darating. You follow me? At yung Antichrist darating. At yung tribulation period. Okay. Ngayon, isa pang bagay niya. Paano nangyari? Hindi niya alam. Oh, God. Bilang Diyos, pinili niyang huwag niyang malaman. Ano niyo po ako doon? Tumisik. Pinili niyang huwag niyang malaman. Sabagat pag nalaman niya, kahit isang kasalanan meron ka, tiyak, hindi ka papasok ng langit. Nalangin, di ba ako? God is good. Walang anumang kaliguan sa kanya. Yes, yes, sir. Jesus is wonderful. Pinatawad niya lahat ang ating kasalanan. Alright? And he wonderfully also change the direction and desires of our life. Amen? Amen? Siya nagbago ang ating buhay. Amen? Mula sa kadiliman patungo sa kalilaginlas na kaliwanagan. Yung reliyong nagisnan mo, walang nagawa sa'yo, walang nabago sa buhay mo, binago once and for all ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Amen? If anyone be in Christ, he is a new creation. All things are, sorry, behold, all things are become new. Yes? Jesus is what? Yes, he is wonderful. He is wonderful. He is wonderful. Sabi nga nang inaawit natin, what a wonderful change in my life has been since Jesus came into my heart. Amen? He wonderfully saved us and he wonderfully changed our life and changed our direction. Amen? He changed our direction. Okay? Ay, hindi ako makakapaniwala. Siguro, hindi ako makakapaniwala na ang ligtas mamumuhay pa ng madumi. Okay? Hindi ako maniniwala na yung tunay kong ligtas hindi magbabago ang buhay. Hindi ako maniniwala ko. Okay? Na paano nangyari na yung Diyos na creator ng heaven and earth tumira sa puso mo, walang nangyari sa'yo? Ang hindi niya sa akin? Ano yung sinin? Yes. Jesus is wonderful. Is wonderful. Secondly, anong pangalawa? Una, tinawag siyang wonderful. Kamangha nga. Pangalawa, tinawag siyang what? Counselor. Counselor. Okay? Ito yung isang title niya na nakita ni Propeta Isaiah. Yung sanggol ipapanganak. Alright? He is wonderful. And he's also counselor. Tagapayo. Tinawag siyang tagapayo. Okay? Counselor is someone we can come to with our problems. Okay, listen to counselor. Pakalabas nga. Someone we can what? Oh. Sinisang tao na nilalapitan mo kapag may problema ka para humingi ka lang nakas ng payo. Lord, anong gagawin ko? Amen? Lord, paano na ako? Lord, paano na mga anak ko? Lord, paano na kabuhayan ko? Thank God. Pero thank counselor na ating malapitan. Amen? Available at any time at wala pang charges. Amen? Never nang sabihin, bukas ka nang bumalik. Never. Amen? Siya pa nagsabi, come unto me. All ye that are
laid for and heavy laden, and I will give you rest. Yes, Christian. Ito yung pangalawang bagay na nakaitinayas. Oh, yung sanggol ni Pag-anak, hindi lang kamanghama, kundi siya, siya rin ay walang katulad na tagapayo. Tagapayo. Walang bagay na hindi niya alam. Amen? Lahat ng problema, kaya niya ang pangalawang solusyonan. Because he is what? Number one? Wonderful. Pangalawa? Counselor. Amen? Mga kaibigan, siya ba'y tagapayo mo na? Okay. Siya ba'y tagapayo mo na? Okay, yes, Christian. He is always, no? Okay, Jesus always has the right answer. Hindi siya makakamali sa pagbigay ng payo sa iyo. Hindi. Okay. Tapos siya nga nagsasabi, come to me. Nadidikitan ka ba? Ha? Hindi mo ba alam yung pupuntahan mo? Come to me. Ha? Okay. Hindi ka na ba nakakatulog? Ha? Wala ka naman kapahingahan? Gulong-gulo ka na ba? Come to me. Come. Ha? Meron ka bang hinahanap? Ha? Na hindi mo alam? Nasa iyo na ang lahat pero hindi ka pa rin manigaya? Nasa inyo ang lahat, ang wala ka bang kapalitan? Come unto me! Come! See? Tao lang talaga may lumapit. Ngayon eh? Nagtatato. Sabi nga ng Romans 3:11, there is none that understands, there is none that seeketh after God. Thank God. Hindi niya hinintay nahanapin ko siya. Thank God. Siya ang unang naghanap sa akin. Sapagat kung hinintay niya ako pa maghanap, baka hanggang wala pa ako sa Panginoon. Nakikinig sa akin? Thank God. For God so loved the world. Amen? The Son of God has come to seek and to save that which was lost. Come to us. He is wonderful. And he's also the counselor. The counselor. Alright? Ano, makikita mo, no? Sabat ka manghamangha siya at tagapayo din naman. Makikita mo talaga. Yung bawat tao na makakilala at makapakinig sa kanya, talagang lumalapit. Remember, si John 3. John chapter 3. Si Leon. Si Nicodemo. Amen? Meron siyang tanong. Naman? Naman, teacher, leader, policy, mataas ang pangkaran, pero may hinahanap, may tanong. Ito mo. At yun ang naghalit sa kanya para lumapit kay Kristo. Good master, what must I do? Amen? Sino ba? Yung the rich man, lumapit din sa kanya para magtanong. Sino ba? The Samaritan woman, sino ba? Maging si Zacchaeus. Amen? Lahat na nito lumapit para humingi ng payo, hindi sila nabigo. Amen? Pero yung baga, maaaring may hinahanap ka, may kagulong ka, encourage you, lumapit ka sa Panginoon. He is wonderful and is also what? Pagkakalala number two, the counselor. Walang katulad na tagapayo. Yes, he counsel me when my heart is in trouble. Okay? And also when our faith is what? Tried. Dumadaan ka sa pagsubok, lumapit ka sa kanya. Lumapit ka sa kanya. Natutukso ka, lumapit ka sa kanya. Walang mabibigo, walang ikaw, hindi makakatanggap ng katanungan sa kanya. Sagot sa katanungan, kung lalapit lamang talaga siya sa Panginoon. Wonderful counselor. Alright? And that minimum you, he makes no mistake. Yes. He makes no mistake. Hindi siya magkakamali. Lagi siya mayroong tamang kasagutan sa lahat ng iyong problema. Wonderful counselor. In Proverbs chapter 19:21,
Tingnan niyo po ito. Yes, his counsel is always good, right, and safe. Proverbs 19:21. Okay, dagan niyo po. O, basahin niyo sa Tagalog. May maraming katha sa puso ng tao. Sa King James, ano po? Sa King James, what? Okay. Maraming katha sa puso ng tao. Ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang what? Siyang tatayo. Okay? Pag-isip. Alright. Okay. Marami kang plano. Marami kang akala. Pero huwag nga kalimutan, ang counsel ng Panginoon ang siyang tunay na mananatili. Alright? Man can come up with many explanations. Okay? Many solutions. But God is the only one that can give the right kind of advice. Amen? Salamat sa Lord. Siya ang ating tagapay. Amen, you said? Amen? Maraming tao, may mga Baptist, hindi niwala sa Pasko. Eh, totoo naman talaga, okay? Sana mo lang problema yun eh. Huwag mo lang i-celebrate na parang unbeliever. Di ba? Ganun lang. Okay? Talagang totoo naman talaga na ipinanganak siya. Di ba? Bilang siya yung regalo niyo sa atin. Di ba? Christ is the unspeakable gift ng Diyos sa katuwahan. Kaya nga, walang masama naman na sa ganitong pagkakataon ay samantalahin natin naman upang ating muling gulitain pag-usapan yung kanyang pagkakatawang tao. At yung dahilan ng kanyang pagkakatawang tao at sino siya na nagkatawang tao. Amen? Yes. He is wonderful. Yes, he is our counselor. Walang katulad na tagapang. Pangatlo, ano yung pangatlo po? Na kanyang title? Na nakita ni Prophet Isaiah, pakalagas nga? Una, wonderful. Pangalawa, counselor. Pangatlo, na nakita ni Ishwat. Yung sanggol sa sabsabang. He is what? He is the mighty God. Amen? Seven hundred years bago kay Panginoon si Kristo, nakita ni Isaiah yung sanggol na ipapanganak sa sabsabang ay walang iba kundi yung mighty God. The mighty God. Ang makapangyarihan sa lahat. Alright? Now, mighty means victorious in battle. Alam siya ng mighty? Alright. Victorious in battle. Okay? Walang digmaan na hindi niya napagtagumpayan. Lahat ng lapat, tagumpay siya. Okay? Yes, Christ is the mighty God. Is the mighty God. Alright? Kaya nung tawagin siya mighty God, okay, it speaks of his great victories. Nagkabahin po ito ng kanyang great victories. Yes, Christ, Jesus Christ was victorious. Ang ating Panginoon sa Kristo ay victorious. He is victorious. Saan? Over sins, and Satan's temptation. Tawag niyo pa ako? Tagumpay siya. Over what? Sin and Satan's temptation. Hindi siya nagawang papagkasalahin. Hindi siya nagawang patayin. Istanas. Amen? Tagumpay siya maging sa ating kasalanan. Pinasayang lahat ang ating sa at kanyang pinagbayaran ng lahat ng iyon. Tagumpay natin ang Panginoon. Alright? Ano pa? Saan pa si victorious? Over death, hell, and the grave. Amen? Over death, ano pa? Hell and the grave. Naalala niyo yung tukso yung sa Diablo? Pinapalundag siya doon sa tawel? Naalala niyo ba yun? Naalala niyo ba na yung mga Pariseo, pinagbabalaka siyang patayin. And let me remind you, the Bible says, Satan is what? He is the murderer from the beginning.
Di follow me? Inuunjukan niya yung mga parasya ng patin si Kristo. Okay, pag iniisip ko ito, okay, maging siya nakapago sa krus, no, tinutukso siya ng mga kaaway niya. Manaaw ka dyan, maniniwala kami sa iyo. Okay, pinatay siya. Di follow me siya? Pinatay siya. Now, patanong ko lang kayo, palagay niyo kaya, inakala ni Satanas na nanalo siya ng mga si Kristo? So let me remind you, si Satan ay hindi omniscient. Hindi niya alam yung magaganap. Are you agree? Now, hindi ko sabihin na marahil akala ni Satan na panalo ako na patay ko siya. Ipalo din? Kaya nga, inudyukan niya si Pilate at mga religious leader na yung kuinayong libido ni Kristo, bantayan. Tama ba ako? Bantayan. Baka makalabas pa. Nakikinig sa akin? Intent si Kristo victorious maging sa kamatayan sapagkat nagawa niyang magbangon muli nung ikatlong araw. Yan ang ating buhay magpahanggang sa mga. Amen, Jesus? Amen? And then, lahat na namasay from Adam hanggang kay Moses, hanggang sa mga prophets na naipon lahat sa Abraham's puso. Are you listening, Jesus? Amen? Amen? He victoriously hinakot lahat at iniyakyat doon sa kalangit-langit. Are you ready? He is victorious. He is the mighty, mighty one. The mighty God. The mighty God. Kaya nga, Christian, listen carefully. Kaya nga, because He is the mighty God, we can have victory through His mighty power. Kaya tayong Christian, hindi tayo dapat maging defeated. You follow me? Hindi ka dapat natatalo ng pagsubok, hindi ka dapat natatalo ng tukso, hindi ka dapat natatalo ng yung old nature sa mga si Kristo. Is what? He's the mighty God. He's the mighty God. Kaya po talaga din sabihin na I can do, pakalaga, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen? I can do all this. Kaya pagsagawa ng Lord, huwag kang matatakotin. Amen? Amen? May talent ka para umamin? Ha? Meron ka opportunity para umamin sa Lord? Umamin ka. Iba namin? Sabihin mo, Lord, naniniwala ko, magagawa ko lang sapagat ikaw ang siyang nagpapalakas sa akin. Tinawag ka para mag-preach? Tinawag ka para mag-witness? Magagawa mo yan. Magagawa sapagat ang ating Panginoon ay victorious and He is the mighty God. He is the mighty God. Alright? Kaya natin ito, makikita mo no, na yung kanyang titles, yung kanyang names ay ibinigay, binigay for a divine purpose and divine message. Na sapagat siya nagtagumpay, ikaw ako ay magtatagumpay din. Kaya na? Magtatagumpay. Alright. Romans 8:37, the Bible says, nay, in all these things, we are more than what? We are more than conquerors through Him that loved us. Sabi ka Tagalog? Hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtalumpay sa pamagitan niyo sa atin ay umibig. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, trials, problems, okay, keep calm. Nagtagumpay ang Panginoon, magtatagumpay tayo. Amen. Amen. Kaya nga, sa ating paghulita sa kanyang kapanganakan, lagi mong tatandaan, He is wonderful. Amen? And He is also our what? Pangalawa? He is also what? He is ancient, not He is also.
Kasi yung ating kausap. Okay? Maraming pinapagayat. Don't, huwag mong hayaan na kahit ka mag-anakan mo, si kaibigan mo, ang magtulog pa sa'yo kung anong importante. No? Sinabi na ating counselor, what is important? Mark 6:33. You follow me? Ayon sa ating counselor, seek ye first. What? Lakas! The kingdom of God. Ano ang kanyang pangako? All these things shall be added to you. Amen? Number three. Number four. Ano yung ika-apag ng title? Is what? He is the everlasting Father. Okay, good. Is Bible nyo, ha? Okay. Ito yung kanyang mga titles. Ito yung kanyang mga ito yung kanyang names. Tinawag siyang wonderful. Tinawag siyang counselor. Tinawag siyang the mighty God. The mighty God. Alright? At tinawag din siyang the everlasting Father. Amen? Can you imagine? Yung sanggol na nakahiga doon sa pasasama ay walang iba kundi ang everlasting Father. Amen? Walang hanggang ama na walang hanggang. Okay? Now, the word everlasting, everlasting speaks of what? He's the Alpha and Omega. Okay na kasi? Ano pa? The beginning and the end. Amen? Ano pa? The eternal one. Look, think about it. The immutable God. Diyos na hindi nagbabago. Diyos na walang hanggan. Ang kanyang umpisa ay hindi lamang doon sa pasasabat. Hindi lamang doon sa Bethlehem. Hindi lamang doon no sa pag-ibihing ni men. Bago pa siya magkataong tao. He is the eternal God. Amen? Hindi siya created being. Hindi siya kaya itibig. Siya yung kreito. He's the everlasting what? Yeah. Siya yung pinag-umpisahan ng lahat. Okay? As Father, it reminds us that He is the giver of life. Okay? As Father, ito yung nagpapahayag that He is the giver of life. Nasa Kanya ang buhay. At ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. Are you with me? Okay. Listen carefully. Si Jesus, hindi siya nilikha ni Jehovah. Okay? Hindi nilikha si Jehovah ng maliit na Diyos. No, hindi. Okay? Si Kristo, si Jehovah God. Alright? The Eternal One. Alright? The immutable God. Alright? The everlasting Father. No beginning, no end. The Alpha and the Omega. Ang pasimula at ang siyang wakas. Alright? The Creator. Okay? You see? Kaya lang, He's the giver of God. John chapter 1 John 1-2. 1 John 1-2. 1 John 1-2. Alright, nandiyan na kayo? For the life was manifested and we have seen it and bear witness and show unto you the eternal life which was with the Father and was manifested unto us. Tumutukoy sa ating Panginoon Jesus Kristo. Alright? Na nang pasimula pa kasama na ng Ama. Okay? At siya ang buhay. John 10:10, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Sabi niyo, but I am come that I might have life. Okay? Amen? Life abundantly. Siya rin yung abundant life. Okay? Yes, the everlasting Father. Okay? Kaya nga dito, bangin naman ako, to have eternal life is to have Christ Jesus sa iyong buhay. Sa iyong buhay. Eternal life is the result of a personal
relationship with God through our Lord Jesus Christ, the everlasting Father. Any reason? Amen. Amen? John 14, sabi ni Thomas, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na sa amin yun. Anong sagot ni Jesus? Thomas, malaon mo na ako kasama. Hindi mo pa ako kilala. Thomas, ang nakakita sa anak, nakakita sa Ama. Anong sasabihin mo, ipakita ko pa sa iyo ang Ama? Are you with me, Jesus? He is the everlasting one. He is the everlasting Father. Si Kristo ang larawan, walang Diyos na hindi nakikita. The everlasting Father. Okay? Dagdag ko, ha? Alright. So, tinawag siyang everlasting what? Alright. Now, as Father, it reminds us of His love, care, and protection for us. Okay? Tinawag siya naman. Ito po yung napapahiwardig na kanyang pag-ibig, malasakit at proteksyon sa atin na kanyang mga anak. Amen? 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 Pangalawa, okay? As Father, it reminds us also that He has pity upon us. Lagi siyang naawa sa atin. Ano gusto? Lagi siyang naawa sa atin. Alright? Dagdag ko rin, no? As Father, okay, He correct us and chasten us. As Father, he direct us. Okay? He direct us. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thy heart and in your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall what? He shall direct thy path. Amen? O, bilang Ama, siya ang magsasabi, anak, dito ka. Anak, doon ka. Anak, huwag ka dyan. Anak, ito gawin mo. Nakikinigin sa akin? Yes, Christian. Christ is our everlasting Father. Ano pa? Okay. Chapter, nasa chapter 20 kayo? Verse 11 to number 12. Proverbs 3, 11 to number 12. Ayun lahat. As Father, He correct us. Proverbs 3:11-12. Okay, nandiyan po kayo? Verse 11, ready pa sa my son? Despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. But for whom the Lord loved, He corrected, even as what? As a Father, the Son, in whom He delighted. Yes, Christ is our everlasting Father. At bilang Ama, yes, He corrected us or He chastened us. Pinapalo tayo kasi anak tayo. Nakikinig sa akin? And number 5, ano pa yung nakita ni Isaiah? Ha? Doon sa sabsaban? Ha? Yes, nakita niya, He is the everlasting Father. Panguli, He is what? Pangalawa, the Prince of Peace. The Prince of Peace. Si Kristo ang Prince of Peace. Alright? Now, what is peace? Ano ba yung kapayapaan? Nakikinig mo ba kayo? What is peace? Peace is more than silence. Peace is more than what? Silence. Okay. Hindi sapagat wala kang napapakinggan ay peace. Diba? It's more than silence. It's more than a quiet. Alright? It is more than the absence of war. Are you with me? Now, don't forget Christian. Okay? Sa Bible, tungkol sa Antichristo,
but by peace he will destroy many. Ang ibig sabihin? Isa sa kasangkapang gagamitin ng Antichrist, what? Peace. But by peace he will destroy or conquer many. Alright? Now, peace, yung tunay na peace, peace is a gift from God. And thank God, Christ is the Prince of Peace. Now, peace is a gift from God, and we cannot buy peace. Hindi mo ito kayang bilhin. Okay? Alala ko nung kasikatan ni Kenny Rogers. Napakayaman niya. Pinagmamalaki niya yung kanyang bahay na magarang-magarang malaking-malaki. At ang pinakamalaki niyang gastos, nabasa ko yun eh. Okay? Ay yung security. Nakikinig sa akin? Nagpagawa siya ng napakalaking masyon at pinakamalaki niyang gasto yun para sa kanyang security. Can you imagine that? Matatagos siyang milyonaryo pero wala siyang peace. Takot siya. Anong papakita? Talaga, tunay nga that you cannot buy peace. Peace is what? Ito ay what? Gift from Allah. From God. Ibig sabihin gift. Sabihin gift. Free. Walang bayad. Ibibigay sa'yo. Pero ang tanging makapagbibigay ay walang iba kundi si Jesus Christo na Prince of what? The Prince of Peace. Yun ang nakita nitong si Isaiah. Na yung sanggol sa sabsabon yung ay walang iba kundi ang prinsipe ng kapayapaan. Alright? Prinsipe ng kapayapaan. Tama ba last year namatay si Kenny Rogers last year? Tama ba last year naman yun? Last year. Yung kanyang bahay, for sale, binibenta. Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi man tayo milyonaryo, mapalad pa rin tayo. Sa bakit yung Prince of Peace dumating sa buhay natin. Amen? Dumating sa buhay natin. Nakilala natin siya. Amen? Savior natin siya. He's our everlasting Father. He's the mighty God. And He's what? He is our Counselor. Amen? Amen? He's our Lord and our Savior. The Prince of Peace. Sabi nga nung isang pastor, we can purchase tickets to Europe, to UK, to New Zealand, or head to the mountains, but we cannot buy peace. Amen? We cannot buy peace. Okay. Alam niyo ba din, noong mga nakaraang taon, ang pinakatahimik na bansa sa buong mundo, Norway and Holland. Alam niyo ba yan? Sergio, bakit mo? Pinakamatahimik. Pero, hindi na rin. Kasi dineksa sila ng mga immigrants na wa, Muslim. Di ba namin? Kayong Poland, halakan na rin din ng Poland. Hindi kami tatanggap ng Muslim. Okay? Pero hindi siya mapayapa kasi binubulabog siya ng UN. Kaya nga, salamat. Talagang walang peace kang managagbuhan sa mundo ito. Pero salamat, yung peace nasa atin si Kristo. The Prince of what? Is the Prince of Peace. Again, Christian, peace is a gift from God. And it comes in the person of the Lord Jesus Christ. John 14:27. Peace, I live with you. Ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. My peace, I give unto you. Ay hindi tulad ng
kapayapaan ini ibinibigay ng sanlibutan. Lakasan ninyo ang inyong loob. Amen? Thank God. Nasa atin ang Prince of Peace. Alright? Tayo again. Kung ibig mo ng kapayapaan, ibig mo ng payamang buhay, huwag kang tumingin sa pera. Nakikinig sa akin? Ha? Amen? Amen? Huwag kang tumingin sa pera. Huwag kang tumingin sa mga lugar na pupuntahan mo na doon ay payapa. Huwag. Tumingin ka sa ating Panginoon sa Kristo. He is the Prince of Peace. Peace! I live with you. My peace, ha? That I give unto you, ay hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Yes, look to Jesus. Look to Jesus. Only He will bring peace to this troubled world. In Philippians chapter 4 and verse number 7, and the peace of God which passes all understanding shall keep your heart and mind in Christ Jesus. Amen, you said? Matatrouble ang mundo, pero hindi ka dapat nalotrouble sapagat nasa atin ang Prince of Peace. Look to Jesus. Amen? He is wonderful. Amen, you said? He is wonderful. He is our Counselor. He is the mighty God and the everlasting Father. Amen? May sakit ka ba ngayon maga? Maga, Panginoon, Ama, yung anak mo may sakit. Amen? Gipit ka ba? Tama ka, Ama, yung anak mo nagigipit. Natatakot ka ba? Tama ka, Ama, yung anak mo natatakot. Yes, yes, He is our everlasting Father na laging naawa sa atin. Amen? Huwag mo siyang tignan na kala mo lagi mamamalo sa'yo. Huwag. Huwag alam mo dahil lagi siyang naawa sapagat alam din tayo ay alabok lamang. Amen? Pero kaya naman inibig pa rin niya at pinaghandugan pa niya ng kanyang buhay. Amen? He's your counselor. He's your counselor. Tumawag ka lang sa kanya. Tumawag ka lang sa kanya. Alright? At higit sa lahat, he is our what? He is the Prince of Peace. Amen? Lumalapit ka ba sa Kanya? Ha? Okay? Nagmamahal ka ba sa Kanya? Dapat na. At again, yung mga, kung wala ka bang katiyakan ng kalimitan at hindi mo pa siya lubos na kilala, I encourage you this morning, tanggapin mo siyang tigapagligtas. Amen? Hey, tapat siya sa'yo. Ewan ko lang kung tapat ka sa kanya. Ha? Ay, nalito mo yun.